ang kanilang anak na si Faith. Gayon din naman upang ihandog sa Diyos ang batang ito upang sa kanyang paglaki ay makilala at mapaglingkuran niya ng buong puso ang ating Panginoon. Ang bata, blessing habang maliit na pinaalagaan niya yan. Ano? Hanggat maaari, ingatan niyo, gawin niyo yung kaya niyo. Kaya lang darating ang araw, paglaki niya, may sarili siyang buhay. Ano? Tayo, instrumento lang, hindi natin sila pwedeng angkinin. Dapat lagi nating isipin na sa Diyos yan galing. At kapag dumating ang araw na ang bata ay nagsisimula na yan sa pagtitibo, tapos talaga na hanggang sa dumating ang araw na gusto niya na rin mag-asawa, papahintulutan niyo rin. Ano? Hindi natin pwedeng ipagdamot. Hindi natin sila pwedeng solohin kasi galing sila sa Diyos. Pinagkatiwala lang sa atin. Gayun din naman, sapagkat ang Diyos mismo ang nagtakda ng gawain ito mula sa Exodus chapter 13 verse 1 to 2, ating sinusunod ng walang pag-aalinlangan ang makatuwirang tuntunin ng ating Panginoon. Maging ang ating Panginoong Hesukristo ay buong puso ring inihandog ng kanyang mga mapagmahal na magulang nang siya ay 8 araw pa lamang. Sa mga tuwid, isang dakila at sagradong gawain ang pagtatalaga ng isang bata sa ating Diyos. Di po, maaari na po tayong makaupo, ano? At makinig muna tayo ng maiksing message mula sa Luke chapter 2 verses 21 to 23. Kung may Bible kayo, pakibuksan ninyo, ano? Lucas chapter 2 verses 21 to 23. Pagsapit ng 8th araw, tinuli ang bata at pinangalan ng Jesus. Ito ang pangalang sinabi ng anghel bago pa siya ipaglihi. Nang sumapit ang araw ng kanilang pagtupad sa seremonya ng paglilinis ayon sa kautosan ni Moises, pumunta sila sa Jerusalem. Dinala nila ang sanggol upang iharap sa Panginoon sapagkat ganito ang nasusulat sa kautosan ng Panginoon. Bawat panganay na lalaki ay itatalaga sa Panginoon. Verse 24, nag-alay din sila ng handog ayon sa nakasaad sa kautosan ng Panginoon, magkapares na ibong bato-bato o kaya'y dalawang inakay na kalapati. Salamat sa Diyos sa kanyang salita. Mayroon tayong child dedication, ano? Handog. Ano ba ang mahalaga sa paghahandog? Unang-una, magpapasalamat ka sa Diyos kasi binigyan kayo ng anak. Napakapalad ninyo kasi biniyayaan kayo ng Diyos ng bata. Hindi lahat ng mga magulang o kinakasal, kahit kasal na gumastos na ng malaki, kahit mga artista may pera, yung iba hindi pa rin magkaroon ng baby. Pero kayo, tignan nyo, binigyan kayo ng baby ng Diyos. Pero meron kayong obligasyon dyan, yung ihahandog niyan kay Lord. No, unang-una, pagpapasalamat. Pangalawa, kinakailangan ihahandog niyan. Bakit ba kailangan ihandog? Para malaman mo na hindi yan galing sa'yo. No? Yung mga batang yan, tayo ay mga caretaker lang sa kanila. Ano? Tayo nagpapalaki, tayo naging instrumento para sila may makain, ingatan sila kasi wala silang kakayanan pa na pakainin ng sarili nila. Pag may sakit, papaano nila gagamutin ang sarili nila? Kaya nandito tayo. Yun yung papel nating mga magulang. Pero darating ang araw, habang sila'y lumalaki, no, unti-unti na dumidistansya ka naman na magulang. Huwag naman lagi kang nakasunod, ano, hanggang sa mag-asawa na siya. O baka mamaya pa hanggang magka-apo, nandun ka pa rin. Ano? Parang kulang na lang isubuan mo pa yung baby. Ihahandog niyan kay Jesus ngayong umaga. Si Joseph tsaka si Mary, si Joseph nga, di ba, tumayo siyang stepfather ni Jesus Christ. Hindi niya naman talaga anak yun eh, kasi nagbuntis si Mary sa pamamagitan ng banal na espiritu. Pero ginampanan ni Jose yung kinakailangan para kay Jesus. Hanggang sa araw na natutunan niya na ang pagiging karpintero. At nung naging karpintero na si Jesus, pansinin niya sa Bible, wala na si Joseph, nawala na siya sa eksena. Noon namang pinako na si Jesus sa cross, at umakyat na siya sa langit, unti-unti rin na nawala na rin sa eksena si Mary. Tayong mga magulang, may part, ano, may mga taon na nasa eksena tayo ng mga bata, pero darating ang araw, sila naman, no? Bahala si Lord, no? Mag-pray tayo na maging mabubuti silang mga anak, maging masunurin silang mga anak sa kanilang mga magulang, di sila maging pasaway. Ito pa, ako na po tayo sa pagdededicate ng bata. Tayo po kayo mga magulang. Ang mga bata ay isang handog at kayamanang mula sa Diyos. Sa makatuwid sila ay pag-aari ng Diyos. Malinaw ba sa inyo yun? Pag-aari si Faith ng Diyos. At tayong mga magulang o kayong mga magulang ay naatasan lamang upang arugain, mahalin, palakihin at hubugin sila ayon sa kanyang dakilang kalooban.
Bilang mga magulang, napakahalaga na lubusan nating maunawaan at maisakatuparan ang mga obligasyong nakaatang sa ating mga balikat. John Paulo at Amanda, kayo ba ay nangangako sa harap ng Diyos at sa harap ng kapulungang ito na gagawin ninyo sa tulong ng may kapal ang lahat ng inyong makakaya upang palakihin ang batang si Faith ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? So, sagot kayo. Kayo ba ay nangangakong magsisikap upang makapagtatag ng isang Kristiyanong tahanan na puno ng pag-ibig, kapayapaan at kasaganaan? Kayo ba ay nangangakong magpakita ng magandang halimbawa para kay Faith sa isip, sa salita at gawa? O, sinabi niyo opo, kaya ingatan niyo rin yung inyong pagsasalita. Iwasan ninyong nag-aaway sa harap ng bata. No, pag meron kayong kailangan pag-usapan, mag-date muna kayo sa labas, iwanan niyo siya kay Lola Esther. Ano? Yan naman si Lola Esther. Iwasan niyo, wag kayong magbibisyo sa harap ng bata. Huwag niyong gagawin yun. Sabi, may kasabihan, di ba, kung anong nakikita ng bata sa kanyang mga magulang, gagayahin niya yun sa pananalita, sa isip. Sa pagkakataong dumating ang panahon, lumaki na at tawagin ng Panginoong Hesus si Faith sa isang buhay ng paglilingkod sa Diyos, ipinapangako ba ninyong hindi ninyo siya ipagkakait? Makakaupo na po kayo. Pwede pong tumayo yung mga ninong at ninang? Yung bata, siyempre, may pagkakataon na kailangan din ng advice pagdating ng araw. Pwede kayong lapitan sa pangangailangan nila na mentally, ano, emotionally. Kaya kayo nandyan. Yung mga karanasan ninyo bilang mga anak, bilang mga magulang din, pwede niyong tulungan ito si Amanda, kayong mga babae. Ngayon, pag may sobra naman ngayon, siyempre, unahin niyo yung mga anak ninyo. Ano? Pag meron kayong mga sobra, at birthday niya, kung alamin niyo kung kailan ang birthday ng bata, magbigay kayo pagkaya niyo. No? Kaya hindi kayo pinipilit. Kayong mga magulong, huwag niyo naman silang pipilitin. Ano? O nakakainong at ninang doon kasi maraming pera yun. Ano? Hindi lang pera ang kailangan yan. No? Pag nakikita niyo na medyo pasaway ito, kayo yung unang dapat bigyan niyo siyang karapatan at itong tatlo at silang lima. Ano? Na wag kayong sasama ang loob pag kasinabihan, oy, gabi na, umuwi ka na. Ano pang ginagawa mo dito? Dapat meron silang paggalang, ano? Yung bata may paggalang siya sa ninong at ninang niya. Para naman po sa inyong mga napiling ninong at ninang bilang mga pangalawang magulang, kay Faith, nangako ba kayong susuporta sa mag-asawa upang ang batang ito ay lumaki ayon sa kalooban ng Diyos para sa kanya? Nangako ba kayong ipananalangin si Faith at maglaan ng pagkakataong maituro sa kanya ang salita ng Diyos? Okay, nangako kayo. Ibig sabihin, dapat nagbabasa din kayo ng Bible para yun din ang ituturo ninyo sa kanya. Ano? Nangangako ba kayong maging isang magandang halimbawa para sa kanya sa isip, sa salita at sa gawa? Baka mamaya pagdating ng araw, eh, Mami, nakita ko si Ninang Angelica tumataya ng nasa tungitan. Kasi mga bata, laging nakatingin yan sa matatanda. Eh. Lalo na pagkilala kayong ninong, ano? Kasi kasuhin din ninyo yung inyong inaanak. Para sa bawat isa na narito ngayon, kayo ba ay nangangakong tutulong sa mag-asawang ito upang si o mag-partner na ito, no, si John Paulo at saka si Amanda ay lumaki ayon sa dakilang kalooban ng Diyos para sa kanya? Nangangako ba kayong iyong ipapanalangin si Faith upang siya ay magkaroon ng personal na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo at upang siya ay lumaki na mayroong pagnanais na maglingkod sa kanya? Amen. Opo. Pinakamagandang imamana sa bata, kaligtasan. Wala na. Iba. No? Kinakailangan ma-share niyo si Lord sa kanya, tumanggap siya. Mas maganda kayong mga magulang ang magpatanggap kay Faith, kay Jesus. Nauunawaan po natin. Kayo ang una. Kaligtasan ang unahin natin. Di po, aba, sindihan ang kandila. Okay. Si Jesus ang light of the world. So, kayong mga ninong, mga magulang muna, saan yung inyong mga kandila? Kukuha tayo lagi ng ilaw kay Lord, ano? Ang dilim ay hindi nakakaunawa sa liwanag. Magpakita rin ng magandang halimbawa sa bata
Ubod tayo ng liwanag o lakas kay Jesus. Sige po, mga magulang. Cindy. Mga ninong, Cindy kayo kay ng kandila nyo kay John Paulo. Ninang kay Amanda. Lapit na lang kayo kasi may karga siyang bata. Tayo po'y manalangin. Kayo po ay liwanag. Kailanman na ay hindi nagagapi ng kadiliman sa oras na ito. Ang mga magulang, ang mga ninong at ninang ay nagkakaisa sa panalangin na magpakita ng magandang halimbawa sa bata na humingi lagi ng gabay sa Diyos ng liwanag, aming Panginoong Hesus, upang hindi kami magkamali sa mga i-advice namin o sa pagkakataon na lumapit ang bata sa amin, maging gabay kami sa kanya. Sabi ng inyong salita sa awit 119 verse 105, ang inyong salita ay ilaw sa aming daraanan, tanglaw sa aming patutunguhan. Nawa, magkaroon din kami ng desire na mag-aral ng inyong salita para ito rin ay maituro namin kay Faith pagka siya ay lumaki na. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Suporta kayo sa prayer, suporta din kayo sa anumang pwede niyong ibigay, ano? Ama naming Diyos na nasa langit, kayo po ang Diyos na nagtatag ng pamilya ayon sa iyong dakilang plano. Kami po ay dumudulog sa iyong harapan ngayon tulad ng pagdulog ni na Jose at Maria ng kanilang italaga ang Panginoong Hesukristo bilang pagsunod sa iyong kalooban. Hinihiling po namin sa iyo na pagpalain ang batang si Faith, pagpalain mo rin ang kanyang pamilya at bigyan mo po sila ng sapat na karunungan at kaunawaan upang mabigyan sila nila ng magandang buhay si Faith. At higit sa lahat, Panginoon, hinihiling po namin sa iyo na hayaan mong lumaki ang batang ito na may banal na takot at pag-ibig sa iyo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng iyong anak na si Hesukristo. Pakihawak po yung mic. Kaya handog natin. Mabilis lang ito. Ano? Mahirap. Alam, ano? Okay. Faith Soriano David, bilang ministro ng ating Panginoon, inihahandog kita sa Diyos na manlilikha. Tagapagligtas, pinagmumula ng buhay, tagapangalaga, manggagamot, Panginoon at manunubos nating lahat, sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Dakilang Diyos, maraming salamat po. Kayo po ay nakatunghay at ang lahat ng narito sa paghandog kay Faith. Salamat po muli sa buhay ng lahat ng dumalong, nagtiyaga na pumunta sa lugar na ito at samahan ang ama na si John Paulo at ang ina na si Amanda. Pagpalain niyo po nawa sila, magampanan nawa namin ang lahat ng aming mga binitiwan na salita sa inyong harapan at sa harap po namin lahat. Maraming salamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen.